iba-iba yung mga skin types natin. Hindi ko naman nakakayaan na masira yung mukha nyo, mga besh. Kaya isi-share ko sa inyo kung ano lang yung talaga yung experience ko. At hindi ko talaga hawak lahat ng mga skin types natin dahil iba-iba talaga yung reaction ng ating skin. Maybe a shout-out kay Lizelle Bartolay. Thank you, besh. So, bata natin yan. Hello mga kalanday! Welcome back sa aking channel! For today's video guys, ay meron naman tayong panibagong video besh. At ang video na ating gagawin besh ay... So ayan, for today's video mga besh, ay isa-share ko lang sa inyo yung... Gagawa lang ako ng maikling video, no? So, maikling video na baka mapahaba na naman. So, ganang nangyayari. Napakadaldal kasi natin. So, yun. For today's video, mga besh, ay gusto ko lang i-share yung mga nangyayari sa akin sa paggamit ko kay Essentials. Kasi alam ko, siguradong may kinakabahan, may natatakot sa mga reaction or nararamdaman or feelings na... nararamdaman nyo kay Essentials habang ginagamit nyo siya. So, may kakaiba kasi kayong mararamdaman, lalo na sa katulad ko na baguhan sa ganitong bagay. So, yun. Gusto kong i-share sa inyo yung ganap mula nung ginamit ko siya, besh. So, yun. I-update ko lang kayo tungkol kay Essentials kung ano ang ganap habang ginagamit ko siya. Kasi alam ko, maraming kinakabahan, maraming natatakot, lalo na dun sa nakabili at naka-experience ng ganito-ganyan. Disclaimer lang mga besh, based on my experience lang to, okay? Hindi ako eksperto, hindi ako professional, ganun. So, based on my experience ko lang, gusto kong i-share sa inyo ang normal na nangyari sa akin kay Essentials. Nung una, na mararamdaman mo sa loob ng 3 days ay talagang napaka-dry ng mukha mo. Sa loob ng first week nun, mararamdaman mo, besh, na napaka-dry ng yung face. Napaka-dry, besh. Na parang gusto mong ilubog sa mantika or parang gusto mong ilubog sa gata. Ganun, sa gata. O anumang pang-moisturize na gusto mong ilubog yung mukha dahil maramdaman mo talaga napaka-dry. Tapos pag ginamit mo siya, talagang nanunuot siya sa yung skin na kung anong ganap man. Pero hindi naman siya masakit o hindi naman siya ganun kahapde. So may mararamdaman ka lang nakakaiba doon sa yung mukha. Tapos after a days, maramdaman mo rin medyo makate na parang lublub ka sa dagat. Tapos pag ahon mo natuyo ka ng tubig sa dagat, tapos hindi ka napagbanlaw. So yun, medyo may makating ganap. So yun, normal yun mga besh, okay? Huwag kayong masyadong mag-alala o masyadong ma-stress, okay? Yun lang, para malaman nyo kung na-experience ko nga ba yun o hindi. Kasi alam ko na maraming natatakot, maraming nag-aalala doon sa mga nakabili ng 10 sets natin na na-sold out. Thank you so much, maraming salamat sa inyo. Sold out na yung ating 10 sets, no? Gusto kong i-share sa inyo, based on my experience lang mga besh, okay? Babase lang talaga ang lahat sa nangyari sa akin, sa paggamit ko kay Essentials. Kung anong lagay ng sitwasyon ko noon, nung ginamit ko, talagang ramdam ko yung takot kasi syempre bago siya. Ayun na tayo, bago siya. Pinagpipray ko pa noon, sabi ko, Lord, hindi mo naman siguro hahayaan na masira yung mukha ko dito. So, kailangan ko kasi talaga siyang gamitin para makapag-review ako ng maayos. At para makapagbigay tayo ng honest review. So, tinaya ko talaga yung aking mukha. At nagpipray na lang ako kay Lord. Pinagkatiwala ko na lang kay Lord. Hindi naman siguro ni Lord iluloob na masira yung mukha ko dito sa beauty product na to. So, kasi talagang biyaya siya para sa akin. So, kailangan pagkatiwalaan ko rin siya. So, nung time na yon, ayun yung naintindihan ko yung takot dahil hindi pa siya kilala ng karamihan. So, yun. Nandun yung takot, nag-aalala tayo, tsaka sa katulad kong first time talaga, yung unang first week sa kanya, doon ko naramdaman yung may kakaiba sa aking mukha. Alam mo yung pagpahid mo pa lang. Parang mararamdaman mong na-absorb siya ng skin mo na may talagang pumapasok sa loob ng yung balat, ganun.
nung first week ko siyang ginamit. Tapos, ayun pa yung pakiramdam na feeling mo sobrang dry na yung mukha, gano'n, na parang gusto mo siyang iibabad sa mantika. Yung cream naman pala talaga niya, ay hindi naman talagang moisturizer. Kasi talagang pag-rejuve siya, so medyo matapang siya kasi nire-renew yung ating skin at tatanggalin niya yung mga dead skin. So, yun. So, yun ang mga time na yun, nung first week ko sa kanyang gumamit, ay ayun yung mararamdaman mo, medyo minsan parang may mararamdaman kang makate. Hindi mo alam kung dahil sa dry, natatanggal niya kasi yung mga dead skin, parang nagiging dry siya, tas unti-unti yung natatanggal mesh. Pero hindi ko talaga naramdaman yung katulad nung iba na rejuve ng iba na hataw kong mamalat. So, hindi siya ganun. So, natutuwa nga ako sa kanya kasi hindi siya katulad nung iba na hataw kong mamalat. Gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong gumamit na kahit na ano, kahit maramdaman mo man yung kala mo ang dry-dry na mukha mo, huwag mong gagamitan ng kahit anong moisturizer. Disclaimer lang guys, para safe. Okay, kasi hindi natin alam kung yung moisturizing na ginamit natin ay magkatugma. Kasi hindi natin alam kung yung product na nandun sa ginamit natin pang moisturize ng face at yung ito ay maging okay yung sitwasyon. E paano kung hindi sila magkasundo, gano'n. Hindi natin alam yung nangyayari. So, kung maramdaman nyo man yung medyo, alam mo yung time nung naramdaman ko siya, akala mo yung parang lublub ka sa dagat. Pag ahon mo, medyo ang dry ng, pag hindi ka nag-lotion, di ba parang ang dry, nararamdaman mo napaka-dry ng balat mo. So, yun. Yun yung naramdaman ko. Siguro dahil nga, naisip ko, sea salt siya, ingredient siya na sea salt water. So, yun. So, yun na lang yung iniisip ko. Huwag kayo masyadong mag-alala. Pero kung talagang allergy kayo or nagsugat na yung mukha nyo, kung ano mang ganap dyan, just me, yo, hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi hindi talaga tayo pare-pareho ng mga skin types, besh, So, yun. Siyempre, sino ba naman ang may gusto na magpaganda ka tapos naging masama ang kinalabasan, pumangit ka, ganon. So, kailangan mag-skin test ka muna kung hanggat maaari para hindi ka maging allergy dito sa kanya. So, wag mo muna isiguro i-direct sa mukha mo kasi sabi ng iba, dito daw, ito yung mga pinakamasilan nating pinakamasilan sa atin na balat. So, itry mo siyang itest mo na sa balat mo kung okay sa'yo. So, huwag mo muna i-direct kung nag-aalala ka. Huwag ka mo munang i-direct sa yung face kasi yun na nga, hindi ko rin naman sure kasi hindi tayo pare-pareho kasi ng skin types, no? Masakit naman sa kaloob-looban ko yun, besh, kung ang nangyari sa iyo ay hindi maganda ang nangyari sa yung mukha, kung anong man ang kaganapan diyan, kung nagka-rashes ka man o nasunog man yung mukha mo. So dapat kailangan talaga dampi-dampi lang sa first week na pag ano mo, malagyan mo lang ng kunti yung bulak ay dampi-dampi mo lang ilagay sa yung mukha, besh. O kasi hindi mo kailangang hilurin, besh, o hawiin ng ganon kasi talagang kahit madikit lang siya ng ganon, talagang mararamdaman mong na-absorb agad talaga siya ng yung face, ng yung balat. Tapos yung pakiramdam mo na napaka-dry sa feeling, pero hindi siya mahapde, okay? May maramdaman ka sigurong medyo slight lang, pero siguro nga dahil matapang siya, yung ditong area ko, medyo maramdaman mo nga yung medyo mahapde siya, pero yung slight lang, yung kayang-kaya lang. Gusto ko i-share sa inyo na kinalma ko rin naman yung sarili kasi sinubukan ko siya after 3 days ko. By time pa na hindi pa ako nakakatulog dahil nag-aalala na ako sa aking face. Sabi ko, Diyos ko, Lord, baka hindi mo naman siguro hahayaang masira yung mukha ko, no? So yun, pinagkatiwalaan ko siya at sinubukan ko talaga at hindi muna ako gumamit ng kahit na anong na product para naman makasiguro sila lang talaga kasi baka hindi sila magkasundo-sundo sa mukha ko. Baka maging masama ang efekto. At mga besh, hindi yung magic na paglagay mo ay so dahan-dahan yan, may proseso yan, mga besh. Antayin po natin, huwag nating hilurin o kuskusin dahil sa halip na pumuti yan, hindi. Mangingitim tuloy yan, besh, at mababalatan pa yung mukha mo ang nangyari niyan. Parang pinilit kasi siya eh. Parang pinilit siyang balatan. Yun, baka magka-teklat ka pa dahil doon. So, hindi ganun, mga besh, okay? So, yun lang masasabi ko. I-share ko sa inyo ang aking experience doon. Na doon sa mga naka-experience ng ganito, normal yon, mga besh. Tingnan mo naman ngayon, ito na yung face natin after a month natin na gumamit. So, yung ditong area ko talaga, tinatagyawat pa rin naman ako. Pero, ayan,
may tagyawat ako dyan, tinubuan ulit ako. So, hindi pa rin naman talagang perfect siya na talagang hindi na ako tinubuan ng tagyawat. So, tinutubuan pa rin talaga ako ng paisa-isa. Kaya lang, ang kagandahan doon ay ang bilis niya lang talagang matuyo. So, yun. Kasi dati, inaabot siya ng buwan sa mukha ko kasi talagang hindi ako nagpipisa ng tagyawat. Hinahayaan ko lang talaga siya sa mukha ko. Ayokong pinipisa kasi feeling ko, hinahatak yung bitoka ko noon, beh. So, yun yung aking kahina. Ayoko nang pinipisa yung tagyawat ko kasi parang nabubutas. Napansin ko nakakabutas yun ng skin natin. At ayoko talaga yun. Yun yung kahinaan ko. Ayokong pinipisa yung tagyawat ko. Ayan, hinahayaan ko lang siya dyan matuyo. Tapos nung natuyo na siya, minsan ay umuusli naman yung white heads. Parang ganon. So, yun na lang ang tinatanggal ko kapag tuyo na siya. At kapag tuyo na nga, pag tinanggal mo yung whiteheads, makikita mo minsan parang may maliit siyang butas dahil lang doon sa pinagtanggalan mo sa whiteheads. Pero nagko-close din siya, nawawala din yun, besh. So, yung pinipisa kasi, yung kung gaano kalaki yung tagyawat mo, pag pinisa mo yun, ang lalim ng peklat noon, mga besh. Kasi kung ano yung laman niya, gaano ka siya kalaki, tapos pag pinisa mo siya, tapos na ano siya, minsan lumalalim dahil nga pinisa mo ganun. So yon, so dito sa kay Rejuve, ang ganda niya sa akin, para sa akin lang yon, mga besh, hindi naman sa nakakalungkot naman na bentahan ko kayo tapos masisira yung mukha nyo. Actually, hindi naman talaga para kumita ang kaya ako bumili nito. Bumili ako nito dahil gustong-gusto siya ng aking skin. Gusto ko marami akong stock sa mga skincare na aking nagugustuhan at yung hiyang sa aking skin. Yun yung purpose ko talaga. At para makasave din ako sa mga shipping pay, ganon. At anytime na gumamit ako, nandyan lang siya. Marami akong stock. So, yun yung dahilan ko. Yun yung purpose ko talaga. Hindi yung para kumita. At syempre, masarap yung kikita ka. Pero isa sa pinaka dahilan ko kung kaya ako nag-stock ng marami nito at kaya ako naging reseller dahil gusto ko marami akong stock sa mga skincare na ginagamit ko, besh. Na anytime na gusto ko mag-rejuve, anytime na gusto ko mag-gamit ay nandyan lang siya, hinihintay lang ako, ganun. Yung lotion ko, ang tagal ko ng panahon na nag-lotion, talagang hindi ako pumuti. Pero nung nahanap ko rin yung lotion na katugma sa skin types ko, talagang pumuti ako, besh. Yung may nagsasabi pa na baka uminom daw ako ng yung mga iniinom para pumuti or nagpa-inject. Hindi po ako nag-ganon. Diyos me, ang mahal nun, besh. Kung sakali magkapera man ako ng ganon, ipantulong ko na lang yun sa mga mahal ko sa buhay na walang mga tatay kong mga pamangkin, ganon siguro. So, hindi ko gagawin yon na para lang magpapaputi. So, kaya ako naglo-lotion, kaya ako nag-tsatsagang mag-lotion dahil feeling ko kasi tuwing maliligo ako, after ko maligo at hindi ako nag-lotion, ay feeling ko yung mga balahibo ko sa katawan ay nakatayo. So, yun lang ang main purpose ko, kaya ako naglo-lotion. So, hindi talaga yung pampaputi, pero ang bless ko lang din dun sa lotion na binili ko, ang swerte ko dahil yun, pumuti talaga ako sa kanya. No, so ito. I-share ko na rin kasi sa mga nagtatanong kung bakit ako pumuti, ito lang yun, besh. Ito kasi dati, yung light blue nito yung ginagamit ko. Yung skin so soft. Yung Ultra Glutathione with Vitamin C and Body Lotion for all types of skin. Instant whitening and healthy radiance. So, ayan, instant whitening daw siya. Kaya naman pala, no? Kaya naman gusto ko yung mga Ebon kasi gusto ko yung mga amoy nila. Kasi hindi nga ako mahilig sa pabango. So, gusto ko yung simpleng amoy ko lang. Yung pagkatapos ko after kumaligo, yung lotion ko, yung amoy ng lotion ko, yun na yun. Hindi ako mahilig magpabango kasi nga, mahiluhin ako. So, yung mga Ebon lotion, napansin ko, mababango sila na yung bango nila, gusto rin sila ng ilong ko. So, yun. So, hindi ako masyado kasi mahilig sa mga pabango. So, medyo less gastos ako doon, no? Kasi hindi ako nga mahilig sa pagbango. Pero kapag sa lotion, pag konti na lang yung stock ko ng lotion, kinakabahan ako doon din. So, yun, yung kahinaan ko, yung lotion lang. Tapos, wag nating kukudkurin, wag nating kukuskusin, besh. Wag nating madaliin yung ating pagpapaputi dahil proseso yan, mga besh. Kailangan magpagtyagaan, maglotion o pagtyagaan yung bagay na yan para pumuti ka. Wag madaliin, okay? Wag mong kudkudin kasi akala mo dun sa pagkakudkud mo, naging mabuti ang kinalabasan. Hindi. Nabalatan ng pilit yung mukha mo, ang pangit at sagwa, magka-peklat kapag ganun. So, hindi po ganun. Tapos, hindi naman siya sa akin
na malat. So, depende talaga yun sa mga skin types natin. Gusto ko nang i-share sa inyo kasi talagang ginamit ko siya na huwag kayong kakabahan. So, basta yun lang yung experience ko din. Yung, alam mo yung napaka-dry sa feeling. Sa loob talaga ng isang linggo, ng unang linggo mo, doon mo mararamdaman yung parang ang dry ng mukha mo na parang gusto mong lumublob sa gata. Ganon. Smile sa gata talaga, no? So, yun. Pero after naman nung week na yun, talagang wala ka nang mararamdaman na hapdi. Wala na. Wala na, promise. Yun ay sa akin lang, okay? Kaya mo na siyang hawiin ng ganun. Kasi yung dati, dampi-dampi ko lang ng ganun. Okay na ako doon. Kasi feeling ko nga, na-absorb agad ang aking skin. Para pumapasok agad siya, ganun. Pero, after a week mo nang gumamit, unti-unti nang nasasanay yung mukha mo. Tsaka wala na. Wala ka na talagang mararamdaman half din. Huwag na huwag po tayong gagamit ng ibang Prada kasi hindi ko sure kung magiging mabuti ang kakalabasan kapag pinagsama natin to at sa ibang product sa ating face. So, yun. Habang ginagamit natin to, pagtsagaan lang muna siya nang siya lang talaga muna. Huwag muna gumamit ng iba. Hayaan mo yung maramdaman mong dry dyan sa mukha mo. After naman yun, okay na siya, besh. Yun yung tinatawag na tiis ganda, besh. Ganerns. Tiis ganda. Pero, actually, hindi rin ako mahilig sa mga ganito. Hindi ko talaga pinangarap mag-rejuvenating. So, okay na ako sa face ko, ganun. Pero, so, kailangan ko siyang gamitin para masabi ko ang maayos na review sa kanya. At, ma-share ko sa inyo kung ano ang kinalabasan sa mukha ko. Ngayon lang, mga besh. Pero, in fairness sa akin, thanks God, thank you Lord, dahil maganda ang kinalabasan sa akin, mga besh. Talagang nakaka-glass skin siya. Tingnan mo naman. So, naka-makeup tayo ng manipisin lang naman, besh. Nagkilay lang naman ako, tsaka nag-ano ako ng pilik. Pero, talagang nakaka-glass skin siya sa akin. 1 month mo lang naman siyang gagamitin at bumalik ka na kung ano man yung skincare mo, besh. So, yun. Huwag kakamutin. Huwag kakayudin. Huwag kakayurin. Ganon. So, hayaan mo lang yung kunting amount lang din ng product at besh, yung sa akin, ginamit ko siya isang beses sa umaga, pagkagising mo, maghihilamos ka, magtotoner ka, next yung cream na pang day. At sa gabi ulit, bago ako matulog, yun, sabon, tapos magtotoner ako, after yung toner, yung cream naman, yun lang. 2 beses lang, isa sa gabi, isa sa araw. So, baka sipagin tayo at lagi natin lagyan yung mukha natin, no? So, kawawa naman, hindi ganon. Pa isa-isang beses lang, besh, usa sa araw, usa sa gabi. Huwag nating madaliin kasi medyo matapa nga siya, okay? Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka natatakot kayo kasi alam ko, feel ko yan, ramdaman ko yun. Kasi syempre, sino naman ba naman yung may gusto na gusto mo lang maging maayos yung mukha mo ay nasira. So, hindi. Kung hindi talaga uubra sa'yo at allergy ka, besh, huwag mo nang gagamitin, okay? Dahil nakakalungkot naman para sa akin na nakakalungkot naman para sa akin na mabalitaan kung hindi okay sa'yo. Pero yung naramdaman mo, maramdaman mong medyo makati at ang dry ng mukha mo, yon normal yon, besh. Na-experience ko yan, promise. So, ito ganap ng mukha ko. Tsaka, huwag ka lang talaga magbibilad sa araw nang sinalubong mo yung mukha mo sa araw. Ganun, para safe kahit naman may SPF 45, medyo mataas nga siya, SPF 45, kahit may SPF man yung kanyang day cream, para sure lang, mga besh, huwag tayong mag-expose sa matinding init ng araw. So, dapat, kung hindi natin maiwasan ang magpa-araw talaga na kailangan natin lumabas ng bahay, so, syempre, kailangan natin magpayong, tsaka maglagay ka na ng malong sa yung ulo, sa yung mukha, ganun. Alam mo yung pinupulukot ng ganun. So, dahil ako naman, lumalabas din naman ako, nakamotor pa kami niyan, besh. So, yun, ang ginagawa ko noon, naglalagay ako ng malong, ganun, nakasoklob ako ng ganun. Pero kahit ginagawa ko lang siya payong, kasi hindi ka naman pwede magpayong sa motor, di ba? So, yun. Yun lang. Gusto ko i-share sa inyo na huwag kayong mag-alala tungkol dun sa na-experience nyo na katulad ko na medyo talagang nag-dry na may kakaiba sa mukha. Mararamdaman mo may kakaiba sa mukha mo na parang may pumapasok, talagang umaabsorb agad yung product na kakaiba. So, yun. Normal lang talaga yun, besh. At minsan, medyo may makating ganap pa. Pero hindi naman yung sobrang kati, ah. Tsaka hindi rin nagra-rashes. Hindi ganon. Hindi ako nagra-rashes, besh.
Minsan yung kinamot ko lang na ganyan na namula, ganun. Pero after a days mo na siyang ginamit, okay na siya, besh. Kasi ganun talaga, magre-react talaga yung skin mo sa kanya. Kasi unti-unti niyang tatanggalin yung mga dead skin mo para ma-renew yung face, okay? Huwag ka mag-alala tungkol doon sa ganung kaganapan. Yun lang ma-share ko. Nangyari sa akin yun, yung medyo talagang napaka-dry sa mukha na parang gusto mong ibabad sa moisturize yung face mo. Kaya lang hindi ko ginawa yun. Iniwasan ko yun kasi hindi pwede maghalo-halo yung product. So, hinayaan ko lang yung tiis ganda na sinasabi. So, inisip ko na lang yung dagat talaga kasi sea salt siya. Yung dagat kasi, di ba, minsan nangangati ka din. Ganun kapag nababad ka sa dagat. Tapos, napaka-dry ng balat mo kapag umahon ka. So, yun na lang ang inisip ko. Sabi ko, ah, ganun nga. So, yun na lang ang inisip ko. Na-experience ko yung ganito-ganyan. Yun, gusto ko i-share sa inyo yun na para hindi kayo mag-alala at hindi kayo ma-stress at manghinayang dun sa product. Kasi nung una din, talagang natakot ako kasi kauna-unahan kong gamit ng ganito, natakot ako. Ayun, pinalakas lang ng loob ko ni Mahal. Sabi niya, dapat pagkatiwalaan mo siya at itry mo muna, bigyan mo siya ng pagkakataong gamitin. So, yun talaga ginamit ko siya. Sabi ko, tama. Oo, nagdasal pa ako kay Lord. Lord, siguro naman po, hindi mo makahayaang masira yung mukha ko, no? So, yun, pinagkatiwalaan ko siya at trinay ko, binigyan ko talaga siya ng chance. So, kasi pwede mo naman talagang hindi ituloy yan kung talagang masama ang reaction sa'yo. Kung nagka-rashes ka, huwag mo nang ituloy, besh, kasi baka allergy ka nga, ha? Okay, kanya-kanya ng mga skin types. Hindi ko sure kung anong ganap sa inyo, pero normal kung sa mga naka-experience ng katulad ko, normal yun, besh, na medyo may makati kang nararamdaman minsan, tapos na feeling mo napaka-dry ng mukha mo, ganun. Kasi unti-unti niyang tinatanggal yung mga dead skin mo, yun, hanggang sa ma-renew yung face mo. Nung mag 1 month na, talagang wala na akong naramdaman, nahahawi ko na siya ng ganun. Katulad ng iba, diba, na habang tumatagal mong ginagamit, parang numinipis yung mukha mo, na parang numinipis na yung mukha mo na namumulan na ng husto. So, hindi siya ganun sa akin. So, maganda talagang effect niya sa akin, promise. Kaya isa siyang biyaya para sa akin. Napaka-bless ko sa kanya. Maganda siyang effect niya sa akin. So, yun. So, yun lang, guys. Hindi tayo na pare-pareho ng mga skin types. Pag magandang effect sa yung mga besh, makikita mo yan sa loob ng isang buwan. Ha? Okay? Makikita mo naman yung magkakaiba niyan sa loob ng isang buwan. Pero wag lang yung may ganap na nagra-rashes o nagra-rashes na yung mukha mo kasi talagang baka allergy ka. So, wag mo nang ituloy, ha? Okay? So, yun lang, mga besh. Hindi ko naman hahayaan na masira yung mukha nyo, mga besh. Kaya, isi-share ko sa inyo kung ano lang yung talaga yung experience ko. At hindi ko talaga hawak lahat ng mga skin types natin dahil iba-iba talaga yung reaction ng ating skin. Pero kung grabe talaga yung reaction sa inyo na talagang nagka-rashes ka man dyan o ano man ang ganap sa yung mukha, wag mo nang ituloy yun, besh. Okay? Thank you so much dun sa mga nag-try. Thank you so much dun sa mga nagtiwala at sumubok din. So, ayun, ginawa ko agad yung video na to para ma-share ko agad yung experience ko, no? Kasi ang hirap naman, isa-isahin ko kayo. Isa-isahin kong text na ganito. Pero totoo to, sinasabi ko, promise. Talaga, may mararamdaman ka sa first week mo. Makakaramdam ka nun, napaka-dry na mukha mo. Pero hinayaan ko lang siya. Hahayaan mo lang siya, besh. Pagbigyan mo siya ng pagkakataon. Basta, ang importante naman ay walang nangyari sa mukha mo. Okay lang yung nararamdaman mo, feeling mo dry, ganito, ganyan. So, okay, normal yon. Tapos, may time na parang makati na katulad nung sa dagat, pag nagbabad ka sa dagat na hindi ka makapagbanlaw ng tubig, diba nga, parang makati. So, yun, normal din yun. Pero hindi naman yung malala. So, dapat wala lang tayong rashes o pantal-pantal man dyan. So, yun. Isa sa araw, isa sa gabi. Ganun lang yung paggamit ko nun, besh. Kaya maganda at maayos ang effect sa akin. Talagang dampi-dampi lang. Tapos, kunting amount lang ng cream. Katulad nung iba, may nakukulangan kasi ang liit daw. So, yun na nga. Kahit ako naman, yun din ang inangal ko na nabitin ako sa cream. Mapapagkasya ko ba ito ng 1 month? Pero yun pala, talagang kunti lang ang paggamit mo sa kanya. Kunting cream lang. Actually, dun sa mga nagreklamo kasi hindi siya moisturizing. O, ano ba tawag nun?
hindi siya ma-oily na ganun, na minsan pagpahid mo ng ganun, dry agad. Ang ginagawa ko nun, besh, kung kunti lang ilalagay mo, pag malaki yung mukha mo, paano mo pagkasyahin yun, diba? So, paano nga ba? So, ang ginagawa ko para sa ganung bagay, binabasa ko yung kamay ko, tapos ginaganon ko sa buong mukha ko, besh. Ganyan. So, yun. Effective din naman siya kasi feeling mo kasi kapag tuyo yung mukha mo tapos tuyo yung kamay mo pag ganyan mo tapos kunti lang yung ano mo hindi makakalat sa lahat, hindi makakalat sa buong face. Kaya ang ginawa ko, binasa ko yung kamay ko ng tubig, tapos pero hindi naman basang-basahan at tumutulog, ganun, binasa ko lang ng kunting tubig para yung cream makalat siya sa buong mukha mo, ganun, para mapagkasya mo siya sa 1 month. So hindi kailangan ng makapalan. Kasi ako, usually kasi pag ginagamit ko yung mga cream ko, di ako nagtitipid na kunti lang yung nilalagay ko. Talagang gusto ko malagyan yung buong mukha ko tsaka liig ko. Kasi pati liig ko nilalagyan ko kasi gusto ko pantay yung kulay ng mukha ko at liig ko. Kasi ang sagwa naman, kung ang patay ng mukha mo, ang liig mo, ang itim, besh. So, di ba? Ang sagwa ng ganun. Pero sa ganito, parang sa liig mo talaga mararamdaman na medyo makati dahil nga dito. So, ang iba, sinisuggest ng iba na wag daw lagyan yung liig na ito. So, kung kaya nyong hindi lagyan yung liig nyo, edi wag nyo nalang lagyan kasi yung liig talaga yung unang dun mo maramdaman na makati. Dito ko naramdaman yon kasi ano, nilalagyan, pinipinit ko lagyan yung liig ko kasi ayoko, kasi gusto ko kasi magka-match ang kulay ng liig ko tsaka mukha ko. So, yon. So, yun na, mga besh, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin, yung ganap sa, at sitwasyon ko nung habang ginagamit ko siya. So, huwag kayo masyadong mag-alala o ma-stress at matakot agad. So, bigyan natin siya ng chance kung ang pakiramdam nyo ay may kakaiba sa lang sa mukha mo na matapang. Hindi naman yung matapang na sobrang hapdi, ah. Yung naramdaman ko kasi nung time na yun, talagang may nanunuot lang sa balat ko, ganon. May nanunuot na hindi naman masakit. Pero may manunuot lang kakaiba. Kasi yun nga, hindi ko alam ma-explain, ganon. Basta may nanunuot akong nararamdaman. May nanunuot lang dyan sa skin ko, na feeling ko. Tapos ang dry, napaka-dry ng mukha mo. Tapos parang gireklamo ako na sabi ko parang kulang siya sa moisturizing kasi nararamdaman ko ang dry niya. Pero yun kasi talaga yung purpose niya. Tanggalin niya kasi yung mga dead skin mo. Kaya ang nangyayari, siyempre magda-dry muna yan bago yan matanggal yung mga dead skin mo. So, ako talagang hindi ko naramdaman yung pamamalat ng grabe sa akin. Kasi talagang dampi-dampi lang ako kung maglagay. So, yung toner ko ngayon, naka 1 month na ako, pero kalahati pa lang siya, besh. So, yun. Napakatipid ng toner sa akin, pero effective siya kahit napakakunti ko nang maglagay. Pero ngayon, after 3 weeks ko nang ginamit siya, nahahawi ko na siya. Kung dati na ganun-ganun lang, tapang na tapang ako. Nang natanggal niya na yung mga dead skin mo at mga dry skin mo, yun, kaya mo na siyang hawiin. Hindi siya masakit, hindi siya dry, hindi na makate. So, yun, okay na yung sitwasyon ng aking face for today. So, ayan na siya, mga besh. So, talagang nakaka-glass skin siya. So, yun magandang effects niya sa akin. So, yun naman ang purpose ko dito. Gusto ko mag-imbak ng marami nito kasi gusto ko anytime may magagamit ako. So, syempre, kung hindi hiyang sa inyo, huwag nyo nang ipilit, mga besh, kasi meron talaga tayong matatagpuan na product na talagang katugma sa ating skin types. So, natutuwa ako dahil katugma siya sa ng skin types ko at sa mga nagtatanong kung anong ginagamit ko. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Doon sa mga nag-iisip na dahil pumuti ako, nag-take ako ng, uminom ako ng kung anong pampaputi, hindi nangyari yon. Promise, hindi yon, besh. Ang mahal nun. So, hindi ko naman takot din ako sa mga ganon. Nahanap ko lang talaga yung skincare ko na katugma sa aking skin type. So, yun. Talagang, nakikita mo na agad ang result sa loob ng isang buwan kapag hiyang sa'yo yung skincare na ginagamit mo, mga besh. Kapag wala lang, ibig sabihin, hindi siya tugma sa skin types mo. May kulang sa kanya. Kung nakita mo na medyo
effect naman siya sa'yo, pwede mo siyang gamitin hanggang 3 months, depende sa pangangailangan mo. Pero pagkatapos mong gamitin ng mga ilang buwan tapos wala pa rin nangyari, ibig sabihin, hindi siya yung katugma ng skin types mo. Kailangan makahanap ka lang ng skincare na yung tugma talaga sa skin types mo, talaga makikita mo agad yung effect niyan sa'yo, besh. So, yun lang, guys. So, yun lang, mga besh. So, wag nating madaliin yung pagpapaputi. May proseso po yan. Kailangan nating pagtiyagaan, paglagyan. Kailangan nating pagtiyagaan, lagyan yung ating skin kung gusto natin ma-achieve yung maayos na result. So, hindi yun kailangan madaliin. Kasi sa pagmamadali mo at kinudgod mo yung mukha mo, lalo iyang nasera, besh. Mangingitin tuloy yan. Thank you so much sa pagtiwala at pagsubo kay Essentials. Maraming salamat. Cindy Apon, thank you, besh. Huwag ka na masyado mag-alala. Normal yung si Cindy pa lang kasi nakausap ko, no? So, hindi ko kasi kayo maisa-isa. Kung sino man yung mga nakabili sa Essentials, tapos gano'n yung naramdaman nyo. So, yun, besh. Gusto ko lang i-share sa inyo kung anong ganap o anong sitwasyon nung time na ako'y gumagamit. Pero kung nangyari sa inyo ay napaka-dry talaga ng mukha, so normal yun, mga besh. Ah, dahil experience ko din yun. So, syempre, huwag tayong ma-expose dapat sa matinding sinag ng araw habang ginagamit pa natin siya. Kasi, pagtiyagaan na muna natin dahil sayang din naman yung pera. So, bigyan natin siya ng chance at ingatan din natin yung ating skin para hindi masira. Sa loob lang naman ng 1 month yun. Kailangan mo mag-effort upang protektahan din yung skin mo. So, yun lang, guys. Thank you so much dun sa mga lahat ng bumili at mga lahat ng sumubo kay Essentials. So, yun. At sa mga gustong bumili, ilalagay ko sa description box yung ating Shopee store. Meron tayo nitong Essentials sa ating Shopee. Ilalagay ko sa description box, mga besh. At sa mga gustong mag-try kay Essentials, so ayan, PM nyo lang ako, mga besh. So ayan, that's it, besh. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe my channel. Subscribe na! Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye-bye!